Yes man, good day sa inyo mga kap. Today sa video na ito ay tuturo ko sa inyo ang ginagawa naming diskarte dito sa Dreadman Barbershop sa pag-repair ng dreadlock at kung kailan naman ang pinaka-perfect timing kung kailan ulit ba kayo dapat magpa-repair. Ako nga po pala si Dubis Dreadlocks at welcome dito sa Dreadman Barbershop. Disclaimer lang po, ang technique na ipapakita ko sa inyo ngayon ay based on my experience na natutunan ko since 2018 at kung papanoorin nyo mabuti ay pwede nyo itong maging guide sa dreadlock journey nyo. Dreadhead ka man o dreadlock artist. Sagutin muna natin ang tanong na, kailan ka ba dapat bumalik para sa dreadlock repair? Counting trivia muna tayo mga kap. Alam nyo ba na humahaba ang buhok natin ng average na 1/2 inch per month? At ang pinakamagandang haba na kailangan natin para maayos ang pag-repair ay at least 3 to 6 inches. At ito ay mangyayari lamang pagkalipas ng 6 months to 12 months. Sa ginitong haba ay mas maipapasok namin ang mga bagong tubong buhok sa dreadlocks regrowth ng mas maayos at mas mahigpit, mas maganda, syempre. Bago ko pala simulan ay kailangan ko munang i-prepare ang dreadlock strand. Mahalaga na malinis ang pagka-resection para pag humaba ito ng sabay-sabay, hindi ito magkadikit-dikit. Para maging mas malinis ang pag-repair ko ay nilalagyan ko din ito ng Sanrio. Nakatulong ito para ma-separate ng maayos ang bawat roots. Ang napapanood nyo ngayon ay ang process na kung saan ay pinapasok ko na ang mga nakalabas na buhok sa dreadlocks. At dahil marami-rami din ang hiblang kailangan kong ipasok ay hinati-hati ko ito sa tamang dami na makakaya ko siyang itahi sa loob ng dreads. Sa method na ito ay nasisiguro ko na matibay at hindi kaagad makakalas ang pagkakatahi. At hanggat maaari ay sinisiguro ko na sa kada tusok at kada hatak ng gansilyo ay walang ibang nabubunot na buhok. At para naman sa mga dreadlock artist na nanonood sa akin ngayon, ang maipapayo ko lamang sa inyo hanggat maaari ay iwasan nating masaktan ang ating client or ma-torture dahil hindi maganda ang kalalabasan nito pagtagal. Para maiwasan ang pagkabunot ng buhok ng client sa kada tahi nyo, ay mas maganda kung sa gilid lang kayo ng strand magtahi, huwag sa gitna para maiwasan ang pagkubunot ng ibang buhok sa anit. Dahil bukod sa pababa kong itinatahi ang hibla sa roots, ay magtitirad naman ako ng 1 inch para itahi ito pataas. Sa ganon ay mag-lock ito at hindi na muli pang lumabas. At para naman sa mga gustong magpa-dreadlocks ay hindi po normal na may nabubunot na buhok sa anit nyo sa kada tusok ng artist. Hanggat maaari ay minimal lamang po. Kaya naman siguraduhin nyo na ang artist nyo ay may sapat na experience sa pagda-dreadlocks at aalalayan kayo hanggang sa dulo ng dreadlock journey nyo. Ang Dreadman Barbershop ay located sa 37 Mayor Ignacio Santos Diaz, Cubao, Quezon City. Pa-schedule po kami mga kap sa lahat ng gusto magpa-dreadlock service at magpa-haircut. Nag-home service din po pala kami kahit saan kayo dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood at sana nakatulong ang video na ito para magabayan kayo sa dreadlock journey nyo. Dahil dito sa Dreadman Barbershop, we make your dreads come true.